Kaugnay naman po ng investigasyon sa panloloob sa isang hotel sa Pasay at sa seguridad sa pista ng itim na Nazareno, makakausap natin si Police Director Oscar Albayalde, hepe po ng NCR Police. Police Director Albayalde, good morning. Welcome po sa Unang Hit. Yes, Rhea. Magandang umaga din po sa inyo. Alright. Tinitingnan niyo po yung angulong baka inside job ang nangyari. Posible ho ba? Yes, yun ang isang tinitingnan. Dahil kung pagmasdan mo, ay bakit alam na alas tres ng madaling araw, no? Yung papasukin yung hotel na yun, napakaaga, at alam nila na hindi na ipasok, at yung oras na yun pinapasok yung pera doon sa bolt o tinitig up ng armor trap yung pera doon sa hotel na yun. Mm-hmm. Ang sabi po ng mga polis, kaduda-duda ng araw yung kilos ng isa sa mga gwardya. Base po sa kuha ng CCTV, nakuhanan na po ba siya ng kanyang panig, yung salaysay? Yes, initial lang yon, pero may follow-up yun na Rhea. Aha. Pero ano po yung nakitang kaduda-duda sa kinikilos niya? Well, hindi natin na masabi doon sa investigador. Probably may nakita yung investigador na unusual doon sa kilos niya. And of course, yung timing ang tinitignan dyan. Aha. Timing dahil yung binanggit nyo ho kanina, sa mga oras na ito, may ano ho ba, kumukuha ng pera? Ganun ba? Yes, usually ganun na kasi ang oras talaga. At alam nila na magmula nung ilang araw na hindi na ipapasok yung pera. Kung hindi, December 29 yung pera. Opo. Isa pa ho sa anggulong tinitignan daw, ito nga, posibleng kilala ng mga salarin yung ilan sa mga guests ng hotel. Ano na pong update dyan? Pwede rin yun. Although tinitignan natin kung gaano katagal yung guest ng hotel, no? Kasi very unlikely yon. Kailangan may talagang guest doon, kung may regular na nag-guest doon or talagang matagal na naka-check-in din sa hotel na yon. Oho, yun, kumbaga natitiktikan na nila kung ganun ho. Yes. Oho, may lead na ho ba kayo kung anong grupo ang gumawa nitong pang-hold up? Mukhang sindikato ho ba, professional, sa mga kilos pa lang? Well, wala pa, pero ang sabi nung yung chief of police natin na mukhang may maganda silang tinutumbok dito. Aha, pero ito ho, mga walang takip sa muka. Malalakas ang loob. Yes, tama yan, Rhea. Kaya minabuti natin na ipopost natin sa social media yan. At baka makatulong yung ating netizens at saka itong ating mga kababayan na mahilig sa social media. Baka ma-identify natin yan. Pero sir, may mga magagandang leads, information, tips na po tayong nakukuha para matuntun tong grupong ito? Yes, kahit pa paano meron. Meron na malakukuha yung ating investigador. Ano ba? Mukhang malaking sindikato o na hindi naman ho siguro mukhang trip-trip lang, ano? Kasi sa kilos eh. Hindi natin siya magtabing sindikato probably, pero meron siyang grupo ito. Oho, oho. Hingi din po kami ng update sa insidente ng pamamaril ng mga pulis sa maling target sa Mandaluyong. Kamusta na po ang investigasyon natin doon, sir? Well, as of this time, nakakulong lahat yung mga involved na pulis dyan. Nakasuhan na natin ng 2 counts of homicide at saka 2 counts of frustrated homicide, yung mga barangay Tano at yung ating kapulisan na Rhea. At so first time, sabi ko nga, nakakulong sila sa Mandaluyong Police Station. Ano bang paliwanag ho? Bakit may baril daw itong mga barangay Tano? Actually, wala silang paliwanag at dinideny nila na may baril sila. Ngunit hindi nila mapaliwanag kung bakit nag-positive sila sa parapin at nakikita sa CCTV na sila ay bumabaril. Aha. Sir, yung implikasyon ho na merong gunpowder residue, yung biktimang babae, ano ho bang sinasabi nun? Ano ho pwede, paano ho natin dapat tignan yung ganun pong findings? Ang nakita natin dyan, Nare, ay mukhang talagang nag-away itong dalawang grupo na to, na yung babae na si Jonalyn at saka yung grupo ni Alvin doon sa Barangay Batas, Addition Hills, no? Bago talaga nagkaroon ng shootout. Kasi mukhang either pareho silang may baril, yung grupo niya at saka yung grupo ng Alvin, or nagka-scaffold ng baril yan. At probably na hawakan ng babae yung baril. Kaya
yan din ang sanhin ng tama niya sa ulo. Actually, lumalabas, although wala pang official yung autopsy report kasi, mukhang fatal yung tama niya sa ulo in that sa first time pa lang na tama niya. Alright, kamustahin ko na rin po ang preparasyon natin para sa seguridad sa pista ng itim na Nazareno. Kamusta na po, sir? Well, kahapon, nag-executive committee meeting na tayo. Everything is in place na, Rhea. We'll be deploying 5,500 uniformed personnel sa buong stretch nung prosesyon, no? At of course, kahit yung mga ibang ahensya ng pamahala, no, ng local government unit ng Manila ay nakaready na rin. At sana nga walang mangyari na abilyat ito. Yung deployment po ng mga pulis natin, kailan po mag-uumpisa yan? Ang balita ko, bukas kasi meron ng dry run at over the weekend may mga aktibidad na rin po? Yes, mula po yan doon sa pahalik, no? At of course, yung pahalik kasi will start on January 8. Mm-hmm. At yung gabi pa lang ng nung January 8 ay full deployment na tayo. Kaya. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga din po. Nakausap po natin Police Director Oscar Albayalde, ang hepe ng NCR Police.